Ayan ang sakit niya. Nag-fade siya. Patayin ko ulit. Pupusan ko ulit. Ayan, meron, di ba? Oh, nag-fade siya unti-unti. Ayan. Patayin ko ulit. Ayan, pinatay ko ah. Pusang ko ulit. Yan, wala na siya. Ayaw na lumabas. Pagka kinatok mo yung... Ayan, may backlight siya. Yan ang sakit niya. Mahirap gawin yan. Hindi basta-basta yan. Mangangamuti, technician, pagka hindi kabisado. Oh, no! Pinatay ko ulit ah. Pabuksan ko ulit. Ayan. Ayan, naka-on na yan, pero wala talaga. Tutukin uli natin. Knock, knock. Knock, knock. Ayan. Ito ngayon ang ating ooperahan. Hello guys. Nandito ulit tayo sa ating laboratorio. Hindi na budeke, laboratorio na. Natin yung problema nito kanina na panunuoran mo siya ng 30 minutes dun lalabas yung problema, magpe-fade siya. Buksan mo uli maya-maya saglit, magpe-fade uli siya. Ngayon buksan mo uli, magpe-fade uli. Minsan ang lilitaw sa kanya, fade with double image. Bubuksan natin kung ano talaga ang pinaka-problema niya. Pisa na natin. Sa ganitong problema, medyo mahirap ito. Oh no! Kasi tatlong technician ang humawak nito eh. Kagawin, pinakitang gumana, oh, okay na po ma'am. Aalis yung technician. Mga wala pang 30 minutes, tatawag yung may-ari. Sir, namatay ho yung uli yung TV. Hindi pinalikan. Hanggang sa sumuko yung technician. Tumawag uli ng ibang technician. Ganun din ang nangyari. Medyo swerte yung pangalawa kasi dalawang oras daw na bago namatay. Tapos sinindihan nila, sabi ng may-ari, nag-okay daw uli. Dalawang oras uli bago namatay. Ngayon sabi nila, gusto na nilang ibenta itong TV na to. Kasi nga, mukhang hindi na yata magagawa. Ang findings ng dalawang technician, isa tikon, yung isa naman panel. Ngayon, susubukan natin gawin ito. Sabi ko kasi kay ma'am, pull out natin kasi hindi natin ma-oobserbahan natin. Kasi pagka sa bahay gagawin, hindi natin ma-oobserbahan kung saan nang gagaling yung problema. Kaya ito, pumayag naman po siya, pinapull out. Sana magawa po natin. Ito'y bagong experience sa aking paningin. Kasi kadalasan eh, ang ganito, lumalabas kagad yung problema, hindi yung good sa umpisa, tapos pagka nag-init, mamatay. Alamin natin yung pinaka-problema talaga nito. Sabi yung magawa natin. Ito po yung Samsung na UA48J6200. Paitutuan mo nga Miss Camera Woman. Kita ba? Ayan, sige. Pwede na yan. Sana natin. Sana'y magawa natin para maging masaya ang
buhay. Pag nagagawa kasi ang isang unit, ay pagod na pagod ka na, parang ang lakas-lakas mo pa. Pero pag hindi ka nakaagawa, naku, kapata ang iyong katawan. Na, umpisa na natin. Pakitutukan nga itong Miss Camera Woman, itong tiko na to. Kasi ito may sequence to eh. May tatlong ilaw dito. Na madidistinguish mo pag yung tatlong ilaw kumpleto, good yung tikon. On natin. Ayun, dalawa lang siya oh. Pag dalawa lang yan, wala kang makikita ang video niyan. Tingnan natin. Ayan o. Oh, diba? No display siya. Ngayon, ang gagawin natin, mag-test tayo ng voltahe kung ano yung nawawala. Sa ganito pong kaso, kailangan alam mo yung step by step procedure eh. Kasi pagka hindi mo alam yung takbo ng unit, wala. Kahit anong gawin mong gawa dyan, hindi mo magagawa. Kailangan alam mo yung takbo. Gaya nito, hindi present yung kanyang isang LED. Dapat tatlo yan eh. Itong LED na ito, supply yan ng BIN. Sumusupply sa lahat yan. Tapos yung itong LED na ito, tutukan mo to. Ito LED ito eh. Yan. Supply naman yan ng DC-DC. Ito, LED din. Supply naman ito ng system para ma-operate niya ng buo. Alamin natin kung ano yung nawawalang supply. Alamin natin ito. Medyo may nanay mata natin. Ay, naku. Tumatanda na kasi tayo. Wala naman taong bumabata. Meron pampabata. Alin yun? Umain ka ng taba. Babata ka. Ito. Sana natin. Ito yung kanyang 12 volts eh. Meron siyang 12 oh. Basa nyo ba? Kita ba? Pagdating sa switching niya, ito yung IC. Wala na siyang nakatawid. Oh. Hindi na siya nakatawid. Kung mababasa niyo ito, pakitutukan niya ito. Ang nakasulat sa kanya ay HBIN. Yan. Wala siyang 12 volts. Oh. Pag walang 12 volts yan, wala siyang sumusupply sa DC-DC. At papunta rin sa may level shifter. Kasi nandito level shifter niyan, malamang eh. Bubuksan natin yan mamaya. Ngayon, walang supply na pumasok dito. Bakit? Alamin natin kung bakit walang supply. Kasi ito kasi yung signal niya na yung nag-oscillate para mag-switch ito. Yung pin na ito, pin number 3. Nakikipin na, nakatutukan mo ba? Yan. Yan yung pin number 3 ng oscillation niya para mag-switch itong dalawa na to. Yung pin number 6 saka yung pin number 1. Kung walang supply dito, ibig sabihin hindi siya nag-oscillate. Ngayon, aalamin natin, ang gagawin natin dito, ipo-force on natin siya para makita natin kung magkakaroon ba siya ng image. Tayin muna natin. Yan. Pinutayin natin. Pulutin natin yung saksak. Naalala ko na naman sa Bobby Henson. Natin. Lagyan natin ng tisa.
para maganda ang inang. Pag nagkaroon kasi ng supply yung sinasabi ko na yun, kahit pa paano mayroong lalabas na image. May lumabas mang image, makikita natin kung ano yung pinaka-problema. Short natin siya. Ito yung tingga ko. Tingga. Sa pag ganitong pag-troubleshoot, kailangan lahat ng possible cause titestingin mo kung saan ba nang gagaling, bakit ganun. Sa umpisa, meron siyang video. Pag tumagal, mawawala. Nagpe-fade siya unti-unti. Ibig sabihin, merong nagli-leak. Ito. Hihinangin ko ngayon itong tikon. Ito yung BE niya ng 12 volts eh. Papunta ng supply ng DC-DC. Pag-shortin natin to. Ayan. I-on natin. Pansin ninyo ah, kung magkakaroon siya ng 12 volts. Natin. Standby. Pindutin natin ha. Ito yung HAB in. Ito on natin ha. I-on ko ha. Pag on natin, ayun, may lumabas na 12 volts. Lumabas. Oh, tatlo yung ilaw niya. Oh, makikita nyo, mapapansin nyo. Present kasi, may 12 volts nang nakarating dito. Paano siya nakarating? Pinorse natin. Pinag-short muna natin. Pero dapat hindi ganun eh. Titignan lang natin kung meron siyang image. Tingnan natin kung may image. Ayun. Vertical bar. Meron ng image yan. Kaso, meron kang nawawalang supply. Pwedeng BGH, pwedeng BGL. Pero yung system niya kompleto na eh. Tingnan mo ha. Oh, yan oh. Yan. Iisipin mo, yung iba sasabihin niya, ay panel na sira niyan. Pero pwedeng panel, pero pwedeng hindi panel. Kasi may problema yung tikon eh. Pagka hindi mo siya force on, pag on mo, dalawa lang yung umiilaw. Hindi present yung isang voltahe. Ngayon, para lang makita natin kung meron image, pinag-short natin yung 12 volts. Ngayon, ang aalamin natin kung may supply ba yung BGH niya at saka BGL. Tingnan natin. Ganito ang paggawa ng fade away. Hindi basta-basta ganyan na oy, sira ito, sira yun. Hindi ganun. Step by step lagi ang ating gagawin. Babaklasin natin yung tiko niya. Medyo mga nakabukas na kasi nagalaw na siya eh. Pangatlo na tayong gagalaw nito.
itong tikon na ito, ibang klase ito. Hindi basta-basta. Tanggalin natin yung kanyang heatsink. O nga pala, pinalitan na pala ito ng technician. Kasi kala niya sira yung tikon. Pero nung palitan, ganun pa rin daw sabi ng may-ari. Ayun. Ito, pansinin niyo po ito. Ito yung kanyang DC-DC eh, no? Ito naman yung kanyang level shifter. Pansinin nyo itong V-off. Nababasa ba? Yan, V-off. Basa ba? Yan, basta V-off yan eh. Ito naman yung V-1. Basa ba? Basa? Yung V1, sa isang salita pa, ito naman yung tinatawag na BGH, yung 27 volts pataas. Ito namang V-off, ito yung negative, yung BGL, negative 5 hanggang negative 10. Yan. Titignan natin ito kung may supply itong dalawa na ito. Yan, nakita nyo, pinag-short natin to ha. Yung 12 volts niya para umiraw yung kanyang LED. Pisaan natin. Mahirap kasi mag-troubleshoot ng nakalagay itong heatsink. Kailangan pala natin lagyan ng heatsink ito kasi baka magwersa. Kamilya muna natin. Lagyan natin ng heatsink itong kasi mahirap na baka mamaya nagto-troubleshoot tayo ma-overheat. Mahirap na eh. Meron kasing ganong istansya na-overheat yung tikon lalong nasira. Lagyan natin. Okay, bisahan natin. Mag voltage check po tayo. Subukan natin ihang tong dalawa. O isa lang muna ang ihang natin. Tingnan natin kung may voltage ang lalabas.
ganyan ang pag-aanalisa. Kasi malay mo, nandito dito yung short or nandito. Ito, nilagay natin. Ito, tinanggal natin. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng voltahe. Dito tayo sa may B1. Itutukan ito kung magkakaroon na. Kung magkakaroon saglit. Saksak ko. Saan ang remote? Saan ang remote? Saksak ko ah. Tingnan mo kung magkakaroon siya. Ayun pa. Inon ko na. Ayun. 12 volts. Yung BGH niya 12 volts. Kasi, ba't nagkaroon ng 12 volts? Kasi, supply tayo ng 12 volts dito. Pero kung mag-o-oscillate yan, dapat tataas yan eh. Ang voltage dapat yan ah, sa mga 27 hanggang 30. Kumo hindi siya nag-oscillate, ganyan siya. Tingnan natin yung image. Ganyan sa labit nito. Ah, kalahati lang, no? Subukan natin yung kabila naman na ikabit natin. Pag magtatanggal kayo ng mga ganito, kasi dito may kanal to eh. Malaki kanal. Pagkadalasan dito kayo nagtatanggal, mabubungi. Ito, pakita ko sa inyo. Yung gawa ng isang technician. Nabungi siya. Kabungi-bungi. Oh. Kaya ang tanggal dapat dito. Para suabe. Wala siyang sasabit. Kasi pag dito, mabubungi. Pag kumalang ng ganun yan, mahihitlak ito. Mahahalta. Kasi nagkaganya. Buti na lang meron ng isang pamalit. Kung hindi, malungkot na po tayo dyan. Yan. Yung isa yung kinabit natin, tignan natin kung ano yung kanyang reaksyon. Sa ganitong study, kailangan medyo curious ka at yung ano ba tawag dun sa yung matyaga. Matyagang naghihintay. Nasyaga. Sa English, ano sa... Patient. Patience, yun. Dapat patience ka. Nasaksak natin, ha? Tingnan natin kung magkakabultahe uli ito. Pakitingin mo. Kita ba? Ayun, 12 volts uli. Pero dapat mataas yan eh. Kasi BGH yan eh. Tingnan natin yung B-off niya o yung BGL kung may supply ba. Pakitutukan nga itong B-off. Wala siyang supply oh. Pansin ninyo oh. 0.3. May BGH siya, 12 volts. Pero mababa. Kaya kahit paano may lalabas yung bar. Nakita natin, dalawa na natin siyang tinanggal. Papansinin mo, anong problema? Nasa tikon ba? O nasa panel? Subukan natin sabay silang tanggalin. Ano mo ako meron din? 0.3 uli siya. Oh. Napansin nyo, wala. Pero may yung B1 niya, 12 volts.
Walang reaction yan kasi tinanggal natin parehas eh. Ngayon, sa inyong mga hinuha, mga kasamang technician, ano sa palagay niyo ang problema nito? Taken ba? O panel? Kasi na-test natin eh. Tinanggal natin, hindi pa rin lumabas yung boltahe. Dalawa na tinanggal natin, hindi pa rin lumabas ang boltahe. Ano yung next na ano pang tawag doon? Next na gagawin natin. Kasi alam nyo, karamihan sa Samsung, yung sequence niyan, pag may na-detect na problema yan, ganyan siya. Lalo na yung ang ginamit na board ay yung mga antiko niya nasa main board na. Kaya minsan may mapapansin ka ng mga curve na 55 to 65. Mag-o-on siya. Restarting ng restarting. Hindi lumalabas ang boltahe. Kaya magtataka, alam mo, oh, sira ang main board. O sira ang panel. Ang dami mo nang hinuwang iniisip. Pero dito sa sequence na ito, ang hula ko dito, sira ang panel. Hula ko lang yun ha. Pero alamin natin kung paano. Atayin muna natin. Sa ganitong instansya, kailangan mag-block ka ng mga gate para malaman mo kung ano yung pinaka-problema. Flex left and right, pero hindi lumalabas ng normal yung kanyang oscillation ng DC-DC at saka ng level shifter niya. Ngayon, sa ganitong sistema, meron kasing tinatawag na mga feedback yan. Kailangan nakakabit yung ribbon niya sa funnel. Pag na-detect niya kasing may problema, kusa niyang sinashutdown itong tikon. Gaya nung kaninang ginawa natin, itong tikon. Kaya lang nagkaroon ng boltahe, napalabas natin yung 12 volts, sinort natin siya. Ibig sabihin, hindi nag-o-oscillate yung tikon. May na-detect siyang problema sa panel. Ngayon, aalamin natin, magbablock tayo dito. Kung saan ba tayo magbablock? Check natin maigi. Pakitutukan nga ito, Miss Camera Woman. Kung mapapansin nyo itong dalawa na to, no? Left and right. Ito yung level shifter niya eh. Papunta dito yan. Mula dito hanggang dito siya. Ito yung sa may RSDS niya eh. Papunta ng MCU niya. Ganon din dito sa kabila. Ito naman yung sa mga CKB niya. CKB1, CKB2, STBP. Ito naman yung supply. Ito yung sa may RSDS niya. Ito yung sa may level shifter niya. Ngayon, aalamin natin saan tayo magbablock dito. Dito ba? O dito ba? Dito ba? O dito ba? Parang holidays mo yun ah. Dito ba? Dito ba? Sige, saan natin magblock? Pinakita ko lang sa inyo kung papaano. Tabit ulit natin ang kanyang tikon.
i-block muna natin yung kanyang level shifter. Kung dito muna tayo sa kabila magbablock. Kung magtutuloy yung kanyang oscillation. Gamit tayo ng pinagbabawal na technique. Naalala ko tuloy si Boy Resistor at si Boy Diode. Nga pala, shoutout nga pala kay Arnel Salaya. Isang magiting at matinik na technician ng Isabela. Isang kaibigan natin na kahit malayo ay mayroon tayong communication sa kanya. Mabait po yan si Arnel Salaya. Sana'y makasumpong ka muli ng isang pag-ibig. Salamat sa'yo, Arnel. Natin. Itong mahirap pagka wala kang kuko. Hindi mo madali ang tape. Ayun, nadali rin. Ibablock natin yung kanyang level shifter. Titingnan natin kung magkakaroon ng BGH. Kung tataas yung kanyang BGH. Dito po tayo magbablock sa parting dulo. Pag na miss camera ko man i-tatakas yung pag-block. Nag-block po tayo party dito eh. Tingnan natin kung tatakas yung kanyang bultahe. Ganun pa rin, hindi nagbago. Tanggalin natin. Sa ganitong pag-troubleshoot, hindi ko mo nakita mo sa isang YouTuber, ay doon siya nag-block eh. Sa ganun eh, parting dulo. Ay sa unahan siya nag-block eh. Dito kinakapa muna natin siya kung saan mag-o-oscillate. Pero kadalasan yan, may problema ang gate nito. Kasi nag-block na ako ng level shifter, wala eh. Pag nag-block ka rin sa kabila level shifter, wala rin. Sayang lang yung oras mo. Ngayon, iba-block natin yung kanyang gate. Yung CKB1, CKBB1, B2, CKB4. Apat kasi yan eh, yung gate na yan eh. 1, 2, 3, 4. Eto, pakitutukan nga itong Miss Camera Woman. Ito yung CKB niya, kung mapapansin mo. CKB2, ito yung CKB1, CKB3, CKB4, CKBB2, CKBB1. Yung apat na gate niyan, ibablock natin yan. Kasi kung mapapansin nyo, yung image kanina, di ba? Pinakita ko sa inyo na habang pinapanood mo siya, bigla na lang siya mag-fade. Pag fade niyang ganun, ibig sabihin, may nangyayaring leak sa my gate niya. Tapos yung pangalawang fade niya, hindi na basta fade eh. Pag fade niya, may kasama ng double image. Eh, kadalasan, ang double image, nasa gate yan. Pagka nag-leak yun.
try natin i-block ito. Bilangin natin kung ilan yung kanyang pin. Pakitutukan niya ito, Miss Camera Woman. Bibilangin ko lang yung kanyang. Kung itatapat mo siya rito, papunta rito. Ito siya, oh. Sakop itong apat na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito siya pumunta, eh. Bilangin natin. Hirap nga lang magbilang nito. Nakakaduling. Pero tiyagain natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, nasa 38 tayo, 39, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Anim lang muna yung ating takpan. Dapat nga dalawa lang eh. Pero yung anim na takpan natin. Minsan kasi anim. Minsan dalawa lang. Minsan apat. Minsan walo. Sa anim muna tayo magsimula. Pakitutukan mo nga ito, Miss Camera Woman. Dito tayo nag-tape sa may 38 to 43 pins. Ang sakop niya ay CKB1, CKB2, CKB3,
CKV4. Tingnan natin ang kalalabasan ng blocking na ito. Tingnan natin kung magkakabultahe na siya ng 30 volts yung kanyang BTH. Pakitutukan niya ito. Ayun o. Nakita niyo to? Lumabas yung kanyang BTH. Tingnan natin yung kanyang BGL. Ayun o. Meron siyang negative 10. Tingnan natin yung image kung magkakaroon. Ayun o. Yung remote nalaglag. Ginagawa mo. Ayun o. Kumpleto. Ay, ay. Ay, 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 ang buhay. Ay, medyo meron siyang... Pakitutukan nga ito, Miss Camera Woman. Meron siyang... Hindi siya masyadong fino. May mga lines na. Ikita ba? Kita ba yung mga lines? Kita, no? Kita ba? May lines yan, no? Ayan, no? May lines siya, oh. Ngayon, gagawin natin dyan. Magbabawas tayo. Ng blocking. Ganyan ang pagbablock. Pag nakapansin kayo ng may lines na medyo malalaki, makakapal, adjust ka. Pag hindi makusa adjust, dagdag ka naman. Dagdag bawas. Hindi yung politiko, ha. Oh, no! Magbabawas tayo. Natin kung magno-normal na siya. Smart TV. Sana ma-invento yung Globe TV. Tingnan natin kung pino na ba siya. Ayun oh! Pino na siya oh! Pinong-pino! Parang liha! Napansin nyo? Nagbawas tayo ng gate. Nakabinilak. Ayun, na-perfect natin siya. Nakita nyo yung sequence niya. Yung kanyang sequence, pag may na-detect siyang problema sa gate,
tinrap niya yung boltahe, hindi niya pinagtutuloy or hindi niya pinagagana yung oscillation niya. Ito nakita niyo, nilagyan natin ng jumper. Itong jumper na ito para lang makita natin na magkaka-picture siya. Pero kung mag-oscillate na siya ngayon, tatanggalin natin yung jumper na yan kung mag-oscillate pa siya. Tisa. Ang galing ano po. Ganyan ang paggawa ng fade away. May kanta nga yan eh. May kanta na yun. Don't fade away of my dream. Parang mali yata yung lyrics ko. Tatanggalin natin itong kanyang jumper. Titignan natin kung mag-o-oscillate na siya ng tuloy-tuloy na hindi ipinorse on. Pansin ninyong maigi ha. Natin. Tignan natin yung out ng 12 volts kung magkakaroon. Pakitignan nga itong miss camera naman. Kung nakikita ba itong kung magkakaroon siya ng 12 volts. Ayun oh. Wala na yung jumper natin eh. Pero gumana yung kanyang 12 volts. Bakit? Kasi nag-normal oscillate na yung kanyang tikon. Bakit? Wala na kasi nadidetect ng problema sa panel. 12 volts na siya, no? Tignan natin kung normal na rin yung kanyang TGH or B1. Ayun, no? 31.2 yung kanyang BGL or BOP. Ayun, no? Negative 10. Ibig sabihin, present na lahat yung kanyang voltahe para sa panel. Tingnan natin kung may image na. Silip ng konti. Naku! Nabuo na yung TV! Ay, ang buhay! TV, hindi na siya fade away. Patugtugin natin ang aking drum cover. Natin kung babasahin. Ayun! Ayun. Saan ba ako? Dito muna tayo sa aking customer. Wow, swabe. Lakan dance. Swabe. Ganyan po ang paggawa ng fade away. Fade away ang kumakay si, hindi ko ba magitin yung pangalan, baka ma-block tayo sa YouTube. Ay, salamat.
nayari rin yung hindi nayari ng dalawang technician. Ay, salamat muli. Salamat sa Diyos, sa kanyang kaloob na hindi masayo. Sana'y may natutunan na naman po kayo sa aking video na ito. Kahit bago lang ako na nag-YouTube, ang aking kalooban ay natutuwa makatulong sa inyong mga technician na nag-aaral mag-technician at kahit sa mga biyasa na rin technician, kahit pa paano may matututunan kayo sa aking ginagawang ito.